Hello, good morning. Ngayon po, makikita nyo yung aking tanim na kalabasa. So, hindi ko alam kung ano ang tawag sa mga kalabasang ko. Kasi ang buto nito ay pinadala lang sa akin ng nanay ko galing sa Canada. So, kung alam nyo po kung anong klaseng variety itong kalabasa, paki-comment na lang po. So, ito yung bunga niya. Yan. So, itong isang ito, matigas na po, kaya pwede na siyang gulayin. Yun. Maliliit lang po siya. Maliliit lang yung bunga niya. Ito. So, iba-iba ang shape niya. Yung isa pabilog, ito naman, ang haba. Ayan ang mga bunga niya. So, meron din po akong tanim na kamatis. So, dito lang po dito. Ito nang galing sa atin yung buto niya. Yung nabibili ko sa palengke, so tinatanim ko na lang. Ayan, namumunga na siya. Isang katutak ang bunga niya. Ito yung iba. Maraming bunga din. Ayan. Talagang kapag may itinanim, may aanihin. So, masipag ka lang po magtingi at magtanim, hindi mo na kailangan bumili sa palengke. So, ito naman yung tanim kong talong. Sa ngayon, namumulaklak na siya. Ayan. Nakakatuwang tingnan pag ang pananim mo ay namumunga na. Tanggal yung pinagpaguran mo. Napakaraming bunga ng kalabas ng anong to, kamatis. So, meron din akong tanim na strawberry. Kaya lang sa ngayon, hindi pa namumunga eh. So, nagkakaroon pa lang siya ng bulaklak. Ayan. Yung aking kamatis. Hintik ang bunga. Ayan. Nakakatuwa. So, hindi ko na kailangan bumili sa palengke. Ayan. Okay, so ang gusto ko sa kamatis, yung ganito lang ang itsura niya, yung medyo manibalang pa lang. So, ang sarap niyang kainin pag ganun. Lalo na pag may ano, ilalagay mo sa patis o kaya sa yung nabibili sa Pangasinan. Ang sarap nun. Sa bagoong, ganun. Sarap. So, ngayon, makikita nyo po yung aking tanim na lemon. So, nanggaling ang seeds nito nung time na bumili ako sa bayan, sa palengkit. Tinanim ko yung buto. So, ito na siya ngayon. 5 years na po siya ngayon. So, ito yung bunga niya. Tapos, sa ngayon, may mga bulaklak na rin. Bali, tatlo. Yung nakuha ko pong lemon ay yung tipong malalaking klase ng lemon. So, ayan. Okay. So, tatlong puno po ang lemon ko. So, hindi siya gaanong tumataas kasi madalas ko siyang kinakatings kasi ayaw kong tumaas ng ano kasi nandito sa harap ng bahay namin. So ito yung isa, tatlo yung bunga niya. Tapos ito din yung isa. So, wala siyang bunga ngayon. Okay. At meron din akong tanim na gumamela. So yung bowl namin na hindi na ginagamit, ginawa ko siyang taniman ng halaman. So, ito yung gumamela. Tapos, nilagyan ko rin siya ng kamatis. Yan.
Ay, namumulaklak na pala itong aking lemon. Ang daming bulaklak, oh. So, meron akong variety ng ubas, yung grapes. Namunga na siya dati, kaya lang, nung time na bumagyo ng roli, pinutol ko siya malapit sa pinakapuno, kaya para siyang nagtampo. Pero sa ngayon, ito na, gumagapang na siya ulit. Ito po yung grapes na violet. Dalawang klase ng grapes ko, yung kulay green, kaya lang yung isa, nung time na pinutol ko, parang nagtampo siya. Hindi na siya nag-improve. Nakikita nyo ito, ito siya, yung kulay green. Kasi nung time na binutol ko siya, napakarami niyang bunga. Pero sa ngayon, ito, parang patay na yata siya eh. Hindi na siya umasenso kahit anong gawin kong panglagay ng mga tahi ng kalabaw. Hindi na siya umasenso, parang nagtampo. Ito. Pinutol ko siya dito nung bumagyo ng roli. Kasi kung hindi, ay panigaradong bubunutin siya ni roli. Ito, gumagapang na yung kulay purple ko. Tapos may tanim din ako, yung isa ko pang lemon ito. Ang ganyan lang siya kataas. Kasi madalas ko siyang pinuputol. Pag nakikita kong tumataas, pinuputol ko kaagad. Oh, meron pang mga aphids. So, ang ginagawa ko, kung merong aphids, tinatanggal ko na lang yung dahon. Minsan naman, yung mga dahon, kaya nasisira kasi ang kumakain, tipaklong. Ayan, may isang tipaklong, oh. Isang katutak na tipaklong, oh. Tipaklong. Paklong ang kumakain sa mga dahon. Meron siyang bunga. Meron siyang isang bunga ngayon. Ayan. So, pag ganyang klase, hindi ko pa siya kinukuha. Kasi pag ganyan, hindi pag-aanong makatas. So, kaya inaantay ko siyang maging dilaw na dilaw ang kulay. Ayan. Tapos, may mga tanim din akong sili. Kaya lang maliliit pa siya eh. Yung iba, hindi na buhay. Tapos, yung aking ube. Yan, tinanim ko din yung ube niyan. Tapos meron din akong nabuhay na sinubukan ko magtanim ng lunggan. Bumili ako sa bayan. Yung buto ng lunggan, tinanim ko siya. So ito na. Yan na siya. Meron pang mas malaki dito, andun sa paso, hindi ko pa siya nililipat sa lupa. So ito yung lunggan. Tapos meron din akong atis. Ayun. Atis. Okay. May tanim din akong puno ng santol. So, matagal na to eh. Tagal na siya. So, hindi rin siya gaanong tumataas kasi madalas ko siyang pinuputol kasi ayaw ko ngang tumaas ng taas yung punong to, yung santol. Kaya lagi ko siyang pinuprone. Tapos, ayan naman yung ano bang, dragon fruit. Dragon fruit. So, ayan. Matanda na rin ang santol na to. Medyo lumaki na rin yung pinakapuno niya. Ayan, ito yung aking mga halaman. Nandito sa harap ng bahay namin. So, mahilig po talaga ako magtanim kahit anong klase. Kahit damo, tinatanim ko nga. Basta maganda yung bulaklak. Pakahilig kong magtanim. So, ito yung kinaaaliwan ko. Ayan, yung mga orchids ko. Ito. Ayan. So, ito yung mga halaman ko sa terrace. Sari-sari. May millionaire plants ako. Ayan, Mel Flores na tinatawag. So, ayan. First time niyang mamulaklak. So, ayun yung sinasabi kong tinanim kong damo. Ito. Ito siya. So, nagandahan kasi ako sa bulaklak niya. Kaya tinanim ko siya.
balanggod ang tawag dito sa amin sa Bicol, balanggod. Balanggod. Tapos ito yung aking vat plant. So maraming nagagandahan ng aking vat plant kasi ang ito yung bulaklak niya. So endemic na po itong vat plant. Endemics. Endemic. So ito yung aking mga halaman, ito yung ubi doranta. Kaso hindi siya gaanong namumulaklak sa ngayon. Ayan, so pinaparami ko ang kulay pink na to kasi nagagandahan talaga ako sa kanya. So ito din, magkakapamilya siya. Ayan. Okay. So ito. Ayan. May ibang klase. Itong mga bugambilya ko. 5 years na po itong mga bugambilya ko. Kaya lang hindi sila gaanong tumataas kasi pinoprone ko siya lagi. Tapos meron akong nabuhay na apple. Ito siya. Bumili ako ng apple sa palengke. Yung maliliit na puji. So tinry ko siyang magtanim. Ito nabuhay. Ito na siya kalaki. Nilagay ko muna sa rep. Tapos nung lumalabas na yung kulay puti na patubo na, tsaka ko siya nilipat sa lupa. Please subscribe po my YouTube channel, Madam Butterfly. Thank you for watching.